Welcome po sa Kuya Jim's Vlog. Ngayon po ay tatalakayin po natin ang mga sintomas ng GERD. Talagang napakahirap po niyan. Unang-una po, yung masakit ang tiyan. Hindi kaya yung sikmura niyo masakit. Yung para siyang may bumibilog rito sa sikmura niyo. Na pag sobrang taas na po yung GERD niyo, parang may bukol na po siya rito sa may sikmura na parang humihinga siya, gumagalaw-galaw. Ganun po yun. Yan po ang number one na sintomas na GERD. Pangalawa po yung masakit ang dibdib. Yan po yung tinatawag na heartburn. Palipat-lipat po yan dito, sa kanan, sa kaliwa, hanggang sa likod po, umaabot din po yung sakit niyan. Yun po ang napakahirap, kaya mag-isip po kayo na kung ano-ano na po talaga nangyayari sa inyo. Doon na po papasok yung parang gusto mo na magpa-hospital para ma-laboratory po kayo. Gusto nyo po magpa-x-ray, magkano po. Kaya talaga napakahirap. Pangatlo po, parang may nakabara sa lalamunan. Kaya po, parang nahihirapan kayo huminga. Dahil dito, o di kaya maglunok kayo ng pagkain, talagang akala mo nahihirapan ka. Dahil para pong may nakabara rito sa lalamunan niyo. At saka yung number 4, hindi naman po lahat talaga mayroon ito. Yung nahihilo po. Kagaya sa akin po kasi, nahihilo po talaga. Sobra po yung hilo na nararamdaman ko. Bali, ang hilo po ay 24 oras talaga. Bali, parang tulog na lang po yung pahinga ko noon sa hilo ko. Tapos masamang talaga ang pakiramdam. Iba talaga, iba. Tapos, number 5, yung pagising mo sa umaga, parang mayroong plima na naipon dito sa lalamunan mo. Na ang tawag dyan, parang likido na naipon dito sa lalamunan. Tapos, ang lasa po noon, parang mapait. Iba po talaga ang lasa. Yun ang panglima po po yun na nararamdaman sa mayroong sintomas ng GERD. Saka pang-anim po yung parang feeling mo sinisipon ka na wala naman. Kaya yung paghinga mo, parang barado rin yung paghinga mo dahil nga po sa feeling mo parang may sipon ka. Talagang parang sinisipon. Yun po. Tapos ang pampito ko po yung laging naduduwal, lalong-lalo na po pag umaga. At saka yung bago po akong maligo, ganun po yun, parang naduduwal talaga ako, lagi po akong parang nagsusuka ka ng laway na minsan nga parang green na, ganyan. At saka yung pangwalo, marami po talaga kayong mararamdaman ng mga physical symptoms. Yung sumasakit po yung katawan, sumasakit yung likod, yung balakang, yung mga ganyan. Kasi dahil po yan sa acid, kaya nagkakaganon. At saka matamlay at masakit ang mga kasukasuan mo, yung mga buto-buto, yung po masakit po yan dahil po sa acid. At saka nanlalamig po yung mga paa, kamay, kasi po yung GERD po kasi may kakambal po yan na anxiety. Kaya po halos nagpo-combine po yung yung sintomas niya, kaya ganun. At saka yung umiinit yung sikmura mo, ramdam na ramdam mo talaga na parang umaakyat siya hanggang sa dibdib mo. Yun nga rin po yung parang tinatawag talaga nila na heartburn. Kasi po, yung likido po na naiipon rito sa stomach nyo, umaakyat po yan, umaakyat pataas. Kaya halimbawa pag may nakain po kayo na unang-una po yung mga bawal. Kaya parang umaakyat po siya hanggang sa lalamunan. Doon nyo naisipin na parang sinasakal kayo. Yung iba hanggang sa ulo po umaakyat. Yun po yung nahihilo na talaga mataas na po yung acid nila. Kaya sa akin po ganun. At saka yung sumasakit ng tagiliran, likod. Yun, kasama din po yun. Parang lumalabo po yung mata. Parang lumalabo po yung mata nyo. Lalong-lalo na pag tumingin po kayo sa malayo, yan, parang lumalabo po yung mata nyo. Parang napakahirap po yan, guys.
marami pa po talagang sintomas na mararamdaman kayo, pero ito po yung talagang common talaga to na nararamdaman ng mayroon pong GERD. Kaya ang mapapayo ko po sa inyo, bukod sa mga sintomas na tinatalakay natin ngayon, talagang unang-una po, umiwas po talaga kayo sa mga bawal. Lalong-lalo na po yung mga unhealthy foods na yan. Tigilan nyo na po yan, mga energy drink. Unang-una po, yung kape. Yan, mga cobra. Tigilan nyo po yan. Talagang number one. Sigarilyo. Yung mga alcohol, gaya ng mga alak. Talagang tigilan nyo na po. Tsaka yung pagpupuyat. Ang pagpupuyat na yan, talagang isa rin po yan na nakapagpalala ng GERD nyo. Hindi kaya anxiety. Kaya mapapayo ko lang po sa inyo para po gumaling talaga kayo. Panoorin nyo po yung nauna kong video. Kagaya po ng ginawa ko rin sa Malunggay, mag-clean po kayo ng Malunggay. Yun po ay napakaganda talaga. Marami nga rin po nagmi-message sa akin. Nagpapasalamat, Kuya James. Talagang sa 5 days ko na ginagawa, talagang may improvement na nangyari sa kanila. Sabi niya, parang okay rin talaga. Yun po ang feedback nila sa akin. Diba, nakakataba naman po talaga ng puso ko talaga. Lahat po ng mga activity nyo na nakapagpa-trigger po ng GERD nyo, tiki anxiety, itigil nyo na po talaga. Kaya hanggang dyan na lang po guys. Ang next video po natin ay yung tungkol po sa vaccine. Dahil ako po nagpa-vaccine na po ako. Yun po ang next video natin. Kung talaga bang safe yung vaccine sa mayroong GERD, anxiety, yan, nervous, panic attack. Kaya hanggang dito na lang po guys yung video na to. Salamat po muli sa inyo. To God be the glory. Ingat po kayong lagi. Bye-bye po.